Hey, what's up guys? In this video, ay ipapakita ko sa inyo yung result ko sa trading dito po sa Binance Futures. So, kumita ko tayo ng, eto guys, nakikita nyo ngayon sa screen, yan po yung result natin. At isi-share ko sa inyo guys kung ano yung ginawa. Kung gusto nyo sundan, pwede nyo sundan at panoorin nyo yung video na to hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano yung ginawa natin. So, ang maganda dyan guys is 72% yung winning rate po natin at 37% naman po yung profit return natin. So kung gusto nyo makita at gusto nyo malaman, guys, panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. At ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko, yung step by step na gagawin nyo rin, papaano kayo kumita. And guys, pwede kayong sumali sa aming GC, which is free naman. Merong free at merong premium. Kung gusto nyo sa free, meron po dyan, may kasama tayo ng mga mentors na magtuturo sa inyo. Live a life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray. So ngayon guys, nandito na tayo sa ating Binance account. Kung wala pa po kayong account sa Binance, meron pong video tutorial ako. Nandyan po sa mismong comment box. Sa first comment box, meron tayong tutorial. And yung kailangan nyo ng link, nandyan din po sa first comment box or sa first comment ng link na yan para magkapag-create po kayo ng account. So guys, nakikita nyo ngayon sa screen, yan po yung ating account. So, ang gagawin lang natin dito guys, magti-trade po tayo sa futures. Medyo risk ito guys, higher risk, pero kailangan nyo munang pag-aralan. Kailangan nyo munang study muna bago kayo mag-start na mag-trade. So, hindi ka agad na magaling kayo. So, huwag kayong maglagay ng malaki ka agad. And the good thing guys, meron namang mock dito or meron silang virtual or meron silang demo. Pupwede yan. Nandito yon, meron din sa Binance account. Pero ngayon, nakikita nyo yung screen, ito na yung ating account. Para makapag-start po tayo, kailangan po ay mag-KYC muna tayo. Anong ibig sabihin ng KYC? Know your customer, or kailangan nyo magpasa ng ID, pero dapat clear po yan. Meron kayong proof of address kung mas mataas, pero ang kailangan lang dito yung ID nyo na valid and active. At maganda dyan guys, yung government ID. Pinakamaganda dyan, yung passport, driver's license, at yung PRC, yung meron yung PRC. Yan, yung mga government. O pwede yan. Pero yung school ID minsan hindi nila tinatanggap. So kailangan po, or PhilHealth minsan hindi nila tinatanggap. Driver's license at yung mga passport yan. Mabilis o madalas yan yung mga tinatanggap nila. So ngayon guys, ang gagawin muna natin dito, tutorial to ngayon sa cellphone, ang gagawin muna natin is magde-deposit muna tayo. Kapag nakapag-KYC na kayo, okay, makikita nyo dito sa taas yung deposit. Or, ang gagawin pala natin na, para mas wala na, itong deposit kasi merong fee na maliit from other wallet. Pero ngayon, gagamitin natin yung P2P trading. Nakikita nyo yan? P2P trading yan, i-click natin. So, click lang natin itong P2P trading. Bibili na ko tayo dito ng crypto mismo. Pero gamit po ay GCash. So, nakikita nyo? Okay, so P2P makakabili tayo ng 56.72 isang USDT or yung USD. So, ito yan. Nakikita nyo, merong bank transfer, C or C-Bank or CIMB Philippines. So, hanap kayo yung payment method. Ito, pwede nating palitan. So, gagawin natin payment method. Ginagamit ko guys GCash. Yan yung pinangmabilis at saka bank transfer. So, gagawin natin GCash. Click natin yan, then confirm nyo lang. So, lahat ng mga GCash na options, nandyan na. So, halimbawa kay Bank of Bitcoin 95%. Ito, mahalaga, dapat nakikita nyo yan, completion 95 pataas. Pero pwede rin yung mga mababa, pero mas mag-delay minsan, o kaya mayroong problema minsan. Pero the good thing naman is, lahat naman ay binabayaran. Pag may problema, ilapit nyo lang sa customer service, maayos naman nila yan. So, limbawa, bibili tayo dito kay Papa Gijos. So, click nyo lang yung buy. Yan. I-enter mo yung amount. Halimbawa, bibili po kayo ng worth 5,000. So, makikita nyo, makakabili kayo ng 88 na USDT. Click mo lang buy with zero fee. So, wala na kayong babayaran. Ang maganda dito, guys, ibibigay niya sa inyo yung GCash niya at ipapadala nyo sa kanya. Then, i-message nyo lang na naipadala nyo na. Meron dito mismo, hindi ko na maipakita kasi meron naman na tayong tutorial. So, kapag okay na, eh, dito nyo makikita yung pera nyo. So, dito siya sa funding. Okay, sa wallet. And, makikita nyo dito sa funding. Dito makakarating yung pera nyo. So, ang gagawin nyo lang, kayo makikita nyo dito, funding wallet. So, limbawa, dito nyo makikita.
yung USDT yung binili nyo. Kapag okay na yan, transfer nyo muna. Okay, pupuntahin natin yung funding to spot muna, then so USDT, so lagay nyo dyan, then max nyo lang, then transfer. Okay na yan. Then next na gagawin na natin para makapag-start tayo sa Binance Futures. Okay, ang gagawin lang natin is click lang natin tong Futures, or dito click lang natin tong Wallet, and then hanapin lang natin yung Futures and Transfer. So from Spot Wallet papunta po dito sa Futures. So halimbawa, meron tayo niyan, max nyo lang, then confirm transfer. So halimbawa, magta-transfer tayo para makita nyo rin. So ito ngayon guys, so ito yung sa atin. Nakikita nyo ngayon, meron tayong laman yung ating, or meron tayong trade ngayon. So gagawin lang natin is, click nyo lang yung Futures. O, dito pwede na tayong bumili. Or pwede na tayong mag-trade. Sa Futures pala guys, iba yan yan sa Spot Trade. Ang Binance Futures, okay, is we expect na halimbawa yung price niya is go up. So, ang i-click lang natin dyan is yung buy. Okay? Long or buy long or sell short ang tawag dyan. So, pwede natin, pero ipakita ko muna sa inyo anong meron dito. Pero meron tayong full tutorial dyan ha. Parang malit lang to na tutorial. Maiksi lang para makita nyo lang anong meron dito. Pero yung full tutorial meron ako dyan. Meron dyan. Harapin nyo lang dyan sa comment box, video tutorial na yun. Cellphone din yung gamit ko. So, papalitan natin yan. So, ito cross. Ibig sabihin, magkocross yung sa fan nyo. Kung halimbawa, mabibitin na siya or maliliquidate na siya, pwede yung magcross sa fan. Okay, ito yung leverage na tinatawag, 5X. Or 5X, yung 5X hanggang pataas yan. Pili lang kayo hanggang 50X kung Ethereum yung gagamitin nyo at BUSD. So, cross natin yan. Ito market, market price or limit. Kaya pag limit, kayo po yung maglalagay. So, ano ba yung ginawa ko? So, ipapakita ko na sa inyo. Guys, dito ginawa ko. Ito yung mismong ginawa ko. So, 5x lang yung leverage ko. Hindi ako tumaas. At medyo nilagihan ko po yung ating capital. Maliit lang pag nagtitrade ako. Diba? Magtitrade ako hanggang dito lang. So, tinitignan ko yung mismong para malaman nyo lang yung ginawa ko. Okay, malayo ako sa liquidation. Halimbawa, gusto kong bumili, limit. Okay, halimbawa, meron akong laman. Ayan, so, tinitignan ko yung nakikita nyo dito yung estimated liquidation price. Okay, pag nag-trade ako, malayo sa liquidation. Anong ibig sabihin ng malayo sa liquidation? Siyempre, hindi na siya bababa ng bigla-bigla. Okay, at ang trinade ko lang pala dyan, guys, kaya maganda yung result ko, dalawa lang, Bitcoin at saka Ethereum. Kasi yung iba, guys, pwedeng mag-fluctuate yan, biglang may news na hindi maganda, bababa ng bigla. Halimbawa, si FTT sana, si Solana, biglang bumaba yung mga yan. Pero yung top 2 lang yung ginagamit ko. Pwede rin gamitin si BNB. Yan lang yung ginamit ko. Para alam nyo lang. Ginamit kong trade is Ethereum, exclusive lang. Ang totoo nga, Ethereum lang yan, BUSD at saka USDT yan. Against lang yan. Okay, dun sa result na nakita nyo. Kaya maganda yung result natin. Kasi yun yung ginawa. And, okay, so 5x lang para malayo tayo sa liquidation. Kaya nakikita nyo yung win rate ko mataas, 70%. Yung iba guys, 50%. At bakit mababa yung parang profit rate ko, 36%? Kasi, pag okay na sa akin, binibenta o kinoclose ko na. Okay? So, may tutorial naman tayo ngayon, guys, kung paano yung lahat na yan. So, ang sinasabi ko lang dito is, ano yung ginawa ko kung bakit kumita ako ng $2,000 or $100,000 plus in just one month at 70% yung rate. Yung ginawa ko, ito yon, mababa. 5x lang. Hindi na ako tumaas. Or minsan 10% or 10x. Yung iba kasi 50x sila. Kaya minsan mabilis ang liquidation. At ang ginamit ko para hindi ako mabilis ma-liquidate, okay, yung cross. Nilakihan ko yung fan ko, okay, kaya yun yung hindi basta-basta bumagsak man ang bigla, hindi maliliquidate yung aking pera. Kasi, okay, meron tayong allowance. Malayo yung allowance natin for liquidation. Hindi basta-basta bigla. Ngayon, yung ang totoo nga, bumaba ng sobra ang Ethereum nun eh. Pero, nag-survive tayo. Hindi ko clean of loss. Hindi na ako naglalagay pala ng stop loss. Kasi, meron naman akong cross. Yun yung ginawa ko. Ang totoo nga, medyo risky ngayong November yung Ethereum kasi lahat nagsibaba. Pero, nag-survive yung ating mga trade dahil sa ganun na ginawa natin. So, pwede nyo rin gawin. So, hindi ko sinasabing obligado nyo gawin. Pero, kung gusto nyo gawin, pwede nyo gawin na pwede nyo i-apply. Ngayon, guys, meron pala tayong, okay, GC. Okay, hanapin nyo rin sa comment box yung GC natin.
So, meron tayong pini-feedback doon ng mga signals, libreng signals para sa Binance. So, yung mga mentors natin, makakausap nyo, or pwede nyo rin kayo magkuha ng free yun at meron ding mga VIP or meron kayong premium. Hanapin nyo yun sa comment box, join kayo sa mga GC natin, ilalagay ko dyan, pwede kayong sumali. So, yun lang yung may share ko sa ginawa ko. Na, ginawa ko lang siya ngayong November. So, yun yung ginawa ko, 5X lang. Kasi dati marami rin akong liquidation. Pero hindi ko sinasabing perfect yan, ha. So, siguro sa November, okay. Pero, pwede nyo rin subukan yung strategy na yun. Lahat, maraming strategy rin pala na pwede nyo i-apply sa trading. Marami. Lahat naman yan, effective. Okay, so, pero, pwede nyo rin gawin to. So, halimbawa, mayroong may medyo malaking fund. Kasi yung fund ko dito, around 200,000 yung ginamit natin. So, okay na siya. Kumita ko ng 100,000, 200,000 yung ginamit ko. In just 1 month yun, ha, from November 1 hanggang November 30 yun. Yun yung result natin. So, gusto nyo i-apply, pwede nyo rin gawin. Pero, hindi ako masyadong magaling sa technical. Hindi ako masyadong sa technical analysis. Kasi, pag nagkaroon ng ibang news, kahit nag-TA ka, bulusok din. So, ang ginawa ko na lang, ito yun. Okay. Pero, meron din akong konting alam sa TA. May mga tutorial din sa YouTube at meron ding feedback yun dito nga sa GC natin. So, ito lang yung masishare. Yan yung naging result at yan yung ginawa ko at pwede nyo rin gawin. Ngayon, kung gusto nyo mas detailed, meron tayong GC dyan at merong mga free signals na pwede nyo gamitin. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.